Pundak, Uganda! Ngayong araw na to, guys, isasama ko kayo sa aking trabaho as a tour operator dito sa Uganda, kontinente ng Africa. As you can see, ngayon iba yung ating uniform. We are wearing Meraki Africa Safaris uniform dahil uupo tayo sa office ngayon. I am expecting some few engagements. At the same time, we have to do a bit of reading. At flex natin itong ating ukay jacket. As you can remember, yung nabili natin ng 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. Kasi ngayon ay medyo maulan at medyo malamig sa labas. So, mamaya baka magamit natin to. So, what is the typical day like? Ano yung aking araw ngayon as a tour operator? Siyempre, makikita ninyo yan today if hindi nyo ako iiwan. And, of course, stick with me and keep on watching. Matagal na tayong nagkakasama sa mga kwento-kwento ng aking buhay. Pero, parang wala akong naaalala na nagkaroon tayo ng bag raid episode. Pwede nating isingit yun ngayon dahil bit-bit ko itong aking bag for today's work. Actually, marami akong bag, tatlo. Pero we're going to open this one. Ito yung laging nakadikit sa katawan ko. So, ano ang laman nito? Magkakaalaman tayo. Ako na yung magbabagrade sa sarili ko, guys, kasi alam niyo naman, pag hindi tayo celebrity, walang may gustong mag-grade ng ating bag. So ako na yung magre-rate. Alright, bubuksan na natin. So, unang laman ng aking bag, medyo makalat, guys, as you can see. So, unang laman natin ay ang aking, marami pang nakasabi to, hairbrush. Kasi minsan hindi na ako nakakapag-supply sa bahay, so bit-bit ko to. At yung gamit ko ay yung plastic detangler style para hindi siya nasisira agad. Ang sunod na laman ng aking bag ay ang aking librong babasahin today, which is by Steve Jobs. Ito ay The Man Who Thought Different. Kasi may mga times na napapagod yung mata ko sa computer or sa phone, I take a break by reading a black print book. Ayan. So, as you can see, this sounds very interesting. And ito ay nabili namin dito sa Uganda for 76,900 Ugandan shillings or around 800 pesos. So napapansin nyo, medyo marami kaming libro sa bahay kasi yung asawa ko ay mahilig magbasa and he wants to influence us in the family to read. Ako rin naman mahilig, pero I am more of a novel person kaysa sa mga ganito. Though na-enjoy ko din siya, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na kailangan natin lagi tayong motivated, lagi tayong inspired, lagi tayong nare-remind of, you know, better things in life by reading books. Next up is ang aking tablet. Ayan. Ito ay ang aking tablet na ginagamit for research. Pag meron akong sinesearch sa YouTube or sa Google, at the same time, meron akong kailangang i-check na bagong movies, ito din ang gamit ko. So, very compact. Madaling mapasok sa bag. Meron akong supot. Ang laman. Ah, okay. This one is ang menthol. Medicine para sa aking lalamunan. Dahil yung ubo ko ay nasa 5 days na. Then, meron akong sunblock. Kasi guys, diba, lagi kong sinasabi sa inyo last year na etong sunblock lang yung feeling ko kung saan nakakapag-self-care ako. So, ito ay Nivea. Nabili natin sa Pilipinas last December. Ganun lang tayo maglagay. Yan. Tapos. And then, meron din akong dalang paracetamol na gamot para naman sa sakit ng ulo at sa mga ano pang mga pain sa katawan. Then, bit-bit ko din ang sunblock. Ito naman ay para sa mga bata. So, aqua rich kasi lagi silang nagpapawis. Hindi siya masyadong natatanggal pag nagpapawis yung mga bata. And then, meron din akong tatlong klaseng makeup na lagi kong bit-bit. Number 1 ay ang aking blush on. Number 2, mascara. At number 3, ang Vaseline natin na lip balm. So, yun lang guys ang gamit ko. Then, ang aking iPhone cord para sa charging. Ano pa bang nandito? And then, meron akong 1 ball pen para sa mga pirmahan ng mga utang at pirmahan ng mga autograph. Para papa-autograph. Meron din akong dalang
isang buto ng langka, hindi. Bakit may buto ng langka dito? Tsaka isang lastiko, ayan, sa loob ng bag ko, hindi pa pala 'to nalinisan. Then meron akong loose bills, which is 3,000 Ugandan shillings, mga sukli-sukli. Dito ko yan nilalagay, ang aking mga important paper bills, ang aking passport, ang aking mga resibo. Ayan, nandito sa aking maliit na black pouch. And lastly, hindi tayo makakaalis ng bahay nang wala ang aking sunglasses. Ayun, guys. So, doon natapos ang ating bag raid. Wala nang laman ang aking important bag. At thank you nga pala sa aking Chitenge bag na bigay sa akin ni Maring Sara Pedun. Don't forget to follow her YouTube channel, Sara Pedun. Ayan, paki-like, subscribe, and press the bell button para lagi po kayong updated sa kanyang mga kwento-kwento din ng kanyang buhay as a Ugandan. Ayan, mahal na mahal yung kaibigan ko na yan, guys. Solid. Alright. Naman ang aking bag. Sana nag-enjoy kayo. Alright. See ya. Football, I wanna play in one of the matches even though I'm not in the club. They said I'm good at it, so I'm gonna play with them. And Nasri's playing also? Yeah. On Thursday? This Thursday? I mean in next week? Yeah. Ah, okay. So tomorrow is Friday, last day of school. Yeah. Are you ready for KFC? Ali, let me see that uniform. Isn't it so dirty? We don't put bag on the seat, Ali. Where are we supposed to put the bags? Huh? In the bag. Bags in the boot. Let me see. Ali, what happened to your uniform? Huh? Oh, that guy was jumping around. Huh? He was like jumping around on the You went for wrestling? He told us about opening day. What are you guys going to do in open day? Opening day, I chose being a farmer at school. Farmer? When is open day? Next month. Next month. That means you have to wear like a farmer? Yes. Oh, okay. So we have a hat already at home. It's not cheap to wear. It's a school. You button up your shirt there, you see? Uh-huh. So continue telling me. You will be a? A farmer. To tell the steps that how you plant. You have to show the steps on how you plant. Yes. So what are the things you have to prepare? Clothes and the boots. Clothes and boots also? Yes. Oh, you have all of those things, right? Yes. What else? That's all. Okay, you remind me when it's almost day of open day. Okay. So we can remove your costume. How come Ali has costume and Nasri, you're not wearing costume? No, ma'am, we are doing projects only and we're gonna be putting on uniform. Oh, alright. And you come here? Me? You know yeah, what? Open day. Open day, we're doing science. You don't have costume? No, we're not doing costume. They had this infection in my underarm. Hi, ball in bucket, 77,000 Ugandan shillings, 10 pieces chicken, family chips, and a coleslaw. Oh, okay. You eat upstairs on the second floor, but for us, we are going to order and take it to your brothers, okay? Yan ang mga bata, guys, galing sa school, pagod na pagod at gutom na gutom. At syempre, KFC is a good idea any time of the day. Kaya lagi yan silang excited kapag ka merong KFC. You were what? Running. But when you're running, how come it's like that? Look, Wait. You and your brother is the same. You saw. You completely saw. So what do you do when we reach home? You do what? You soak it first. What do you do? Soak our clothes first. Why do you soak it? So that the dirt becomes soft. You see? The machine cannot just get those dirt. You need to soak it first. Yeah. Carry your own bags. You have to hold it underneath or else it might drop on the ground. Let's go.
Oh, you dropped something. Hi, how are you? How are you? Wow, that's nice. Ali. Let's go. Bumili din ako ng passion fruit para pang juice namin. At para maiwasan ang mga sakit-sakit. Let's go. Mag-aral mabuti dahil yan lang ang ating may pamana sa inyo. Mahirap ang buhay. At least meron kayong backup. At the same time, maghasa ng skill. Para kung ayaw magtrabaho sa iba, pwedeng magbenta, pwedeng sumayaw, pwedeng magpainting, pwedeng mag-edit ng video. Mom, I just put on the zipper? Ayan guys, nasa bahay na kami. Isa. Chico, say present. Yeah. Gabi? Present. Kahil. Plate. Kahil. Present. Ali. Present. And Nasri. Present. You want rice? So, papakainin natin yung mga bata, guys. Dahil ang dami nilang gutom from school. And Chico is also very hungry. Yummy? Hmm? Yummy? Mm. Kalbi, yummy? Eat a lot. Mm. Ali, how do we put our mouth like that? Not all of the fingers goes inside. You push the food in. You have to boil the rice like this. You have to press the rice together. Like that. Press it together stronger. Then you push inside your mouth. Push like that. Correct. Daming gutom na mga bata. Ang mga laborer. Tapos nang kumain pero nag-uusap pa sila guys. Nagpa-plano pa kung anong gagawin nila sa natitirang manok. Going to get another soda. So no, that's the third plate. Huh? Maybe, I've not been counting. And you're still being hungry? Feeling hungry? I'm just finishing up this plate. How long did you play the game for? We left class at 2:30. Then you started playing? Yeah. Basketball with which level, which class? Year 9s. Year 9s? Yes. But aren't they too tall? Yes, but we still all played. Okay, you eat a lot and shower and scrub properly, okay? Okay, bring my socks. Where is it? Kulit kulot. You know how to put... Mommy need to go to the doctor. Ow! I had to go to the doctor. Pwede nang mautusan si kulit kulot, guys. Nilagay niya yung maruming medyas ko sa basket. Chico, put this in the trash. Put in the trash, okay? Where's your diaper? You put in the trash. Okay, let me put my poop in my trash. Chico, where are you going? Calvin, no. What are you doing? That's not nice. Chico, come to mama. Chico. Oh, mama's crying. Oh, mama's crying. Oh, thank you. Oh, mama's crying. Ay, pinatahimik ako. Oh, hug mama. Hug mama. Hug mama, hug. Pinapatahimik ako, guys. Mommy. Hug mom, hugs. Babo. Ay, bad boy. Thank you. Thank you. Mwah. Babo. Mwah. Right. W-R-I. W-R-R-R. Not I. R-I. Uh-huh. T-E-S. T-E-S. Where did you find some of the toys? Kitchen. Okay. She writes information. Information. I-N. Huh? Chico. 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 Where's Calbi? Baby. Not Babi. Calbi. Hindi siya marunong magsabi ng Calbi. Yeah, Babi. Hindi siya marunong magsabi ng Calbi. Yeah. Alright,
guys, another day na naman ang natapos sa ating buhay dito sa Uganda, kontinente ng Africa. And in this episode, I would like to share with you guys something na hindi ko pa na-share sa inyo. Ayan, at alam ko meron sa inyong mga nag-curious at meron sa inyong mga nagko-comment at gustong makaalam ng mga bagay-bagay about sa aking buhay as a stepmother. Well, alam ko guys, sa atin sa Pilipinas, marami pa rin tayong mga stereotypes at marami pa rin tayong mga haka-haka about sa isang stepmother. Sa ating utak sa Pilipinas, mostly kapag narinig yung word na stepmother is hindi ikaw yung nanay, wala kang choice, ginagawa mo lang utusan yung mga bata or hindi mo binibigay yung mga kailangan ng mga bata. Merong ganyan na thinking. I'm not saying that that is right. I'm not saying that in general. Pero normally at usually, parang naka-equate siya sa word na stepmother. So bakit nga ba hindi ako nakapagawa ng any content and I never talk about being a stepmom? Number one, here in our household, hindi ko nilalagay sa isip ng mga bata na merong word na stepmother. Hindi ko nilalagay sa utak ng mga bata na merong stepbrothers or stepsibling. Kasi for me, kapag nilagyan ko ng word na step, personally, ang opinion ko about dyan is merong limitations. Merong mga bagay na hindi ko kayang gawin. Well, yes, given that, kasi hindi naman talaga tayo yung totoong magulang, hindi naman tayo yung biological mother, pero we are there for the kids. I am there para sa mga bata 98% of the time. So, it doesn't make sense na ipapasok ko sa isip nila yung word na stepmother at saka stepbrother. Lalong-lalo na sa mga kapatid nila. This video, guys, I just want to mention with you, in all honesty, ang top 3 struggles ko as stepmother sa mga anak ko na si Muhammad Ali at saka si Kuya Nasri. Sa mga hindi pa nakakaalam at bago pa sa aking YouTube channel, si Kuya Nasri at si Muhammad Ali ay mga anak ng asawa ko sa kanyang ex. So, hindi sila nagpakasal, but they did not work out. Kasi gano'n naman talaga guys, di ba? Hindi naman natin masabi yung future. Minsan merong nag-work out, minsan merong hindi. So, for the best of the kids, they have decided na dito magstay yung mga bata 98% of the time. Kahit na gaano ako ka-busy, I try to find time na mag-guide at ma-assist yung mga bata, hindi lamang sa kanilang academics, kundi pati na rin sa extracurricular activities. So now let's get on with it. Without much further ado, I want to talk to you guys about the number one struggle. That's the number one struggle that I have as a stepmother. This is the mom guilt. Yes, mom guilt do exist. Yung feeling na kahit na feeling mo binigay mo na lahat ng kaya mong ibigay, binigay mo na yung oras na kaya mong mailaan para sa kanila, meron pa ring guilt na nararamdaman. Yung kahit na ang mga natitirang oras ko dito sa bahay na pwede kong gamitin magpahinga ay ginagamit ko para i-check kung nagawa ba nila yung homework nila, ginagamit ko para ma-check kung kamusta yung kanilang araw sa school, ginagamit ko para masundan yung mga projects nila sa school. But still, at the end of the day, nagigilty pa rin ako na parang hindi ko pa nagagawa yung best ko para sa kanila. Hindi ko alam guys, it's not something that I am able to control. Parang alam ko lang sa sarili ko na I can do more than that, but I can't. Parang ganun. Hindi siya I won't, but I can't. Dahil nga marami din tayong mga priorities. A big family. Merong mga school fees, merong mga bills, merong mga pagkain, at marami pang iba. So, mom guilt really, really do exist. At alam ko sa mga parents dyan na meron ding nararamdaman na mom guilt, I feel you and I do understand. And yeah, I am hoping that every day gets better. Number two struggle ko naman is ay ang pagiging stricto. I am a very strict mom. I would say na stricto ako as magulang dahil stricto din sa akin yung mga magulang ko. Well, most of the time, my father, before he passed away, my late dad, while we were growing up, parang lagi niya kaming tinututukan at lagi niya kaming binibigyan ng mga rules kasi dahil lahat kami halos ay puros babae. At the same time, ay laki kami sa hirap. So, for me, I have the same
kind of thinking. I have the same fear for the kids na kailangang maturuan ko sila ngayon habang andito pa ako. Kailangang maturuan namin sila how to survive kasi where the world can be so mean sometimes and the world can be so hard sometimes. Nayal, I really, really tell other moms out there na who are very close to me that I am really a strict mom. Kasi I grew up where my dad was so strict sa amin. At the same time, pumasok ako sa buhay ni Kuya Nasri at saka ni Muhammad Ali. 8 years old na si Nasri that time at 4 years old naman si Ali. Ibig sabihin nun, meron na silang mga manners, behaviors at habits na nabuo na hindi nila alam na hindi tama or hindi acceptable. So, nung pagpasok ko sa buhay nila, I had to really interfere immediately. Like I said, kasama ko ang mga bata 98% of the time. Kung ano ang kanilang behavior, ang kanilang ugali, I feel that that is my responsibility. So I had to be strict with them right there and then. Meron silang mga behaviors na kailangan kong ipaintindi sa kanila na that is not acceptable. If you think na okay lang yan dahil ginagawa yan ng ibang mga bata or nakita niyong ginagawa ng ibang tao, it's not okay. Other than that, I really put my kids on schedule and I give them their own responsibilities dito sa bahay. I don't want my kids to think that there is an excuse of them not doing responsibilities. Why? Because we have Auntie Christine who help us. Why? Because in Ugandan culture, women are expected to do things at home. No. Lagi kong nilalagay sa isip ng mga anak ko na you are going to learn the skills because these are life skills. These are the skills na kailangan mo kung wala ka na dito sa bahay at nag-aaral ka sa boarding house. These are the skills na kailangan mo kung wala ka pang work. These are the skills na kailangan mo kung pipiliin mong mabuhay mag-isa, kung ayaw mong mag-asawa, kung ayaw mong magkaroon ng kasambahay sa loob ng bahay mo. And also make sure na tinuturuan ko yung mga bata about the things, the top 3 things that are not acceptable. Number 1, ang mag-disrespect. Number 2, ang pagkikialam ng mga gamit ng iba na walang paalam. At ang number 3, ang hindi pagsabi ng totoo. So, most of the things now are minor, pero yung top 3 na yon ang lagi kong tinuturo sa kanila. I can feel na, yes, sometimes at the end of the day, I try to reflect and I can feel na masyado akong stricto sa kanila. Pero I can't really help it kasi iniisip ko na I'm not gonna be there for them forever. They are young and this is the best time for them to learn. This is the best time for them to cut off those habits na hindi acceptable. Number 3 na challenge ko, and most of the time, ito yung mga misconception ng ibang tao. If you are a step-parent, just accept the fact that love grows. This one, I would like to request you guys not to judge me if you are not in the same situation. But this is the fact and the reality. Iba ang klase ng pagmamahal mo sa iyong mga biological kids. I'm not saying that the level is different, but I'm saying the love that you are feeling in your heart is somehow magkaiba sa biological mo na anak na binitbit mo ng 9 na buwan compare sa pagmamahal na na-discover, na-nurture, or na-grow lang because of time. So, this is the reality, guys. Do not expect people to feel exactly the same. But yes, I would say na ang pagtrato ko sa mga bata ay the same. Kapag pinaparusahan ko si Kahil, may parusa din si Kuya Nasri if he misbehave. Kapag merong responsibility si Kahil, meron ding responsibility si Muhammad Ali at meron ding responsibility si Nasri. Kanya-kanya silang responsibility. Again, I would like to share with you guys, this is not a negative thing. This is the reality. Kasi alam nyo naman sa ating mga nanay and mind you guys, ang tatay, iba ang mararamdaman nila because they are not the ones carrying children on our belly. Tayong mga babae ang nakakaalam. There is somewhat kind of biological connection na nararamdaman natin automatically. Yung parang wala ka ng choice kasi binitbit mo. Na, yan na yung automatic mong nararamdaman. Parang walang ibang option. But with the kids that you later on meet in your life, the kind of love grows. The kind of love can be nurtured. And it just develops over time. So, yun lang yun guys, yung aking top 3 na mga naging challenge ko at struggle ko. Hindi lang before, kundi hanggang ngayon. But I am always hoping and praying na at least nag-guide ko ng tama. Hindi lamang kay Kuya Nasri at kay Muhammad Ali, kundi sa lahat ng mga anak namin. Lalong-lalo na kay Chico Chico, who is the youngest.
I hope what we are able to teach them reflects how they behave in the public. At who knows, they might decide to study somewhere else, or they might decide to visit other people's home, and the way they behave will reflect kung paano sila pinalaki. So like I said, guys, in this video, I would like to request you not to judge, but to understand. And also, if you have anything you want to say, please feel free still to comment down below. Once again, maraming salamat po sa inyo. Gusto kong i-take itong opportunity na to dahil hindi ako mapupush na gumawa ng mga videos at mag-share ng aming buhay dito sa Uganda, kontinente ng Africa, kung hindi dahil sa inyong suporta. Maraming salamat po once again, at sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa episode na to. And I'll see you guys on the next episode.